Halos hindi ako makapaniwala na nandito ngayon si Gio. Walang pagsidlan ng aking kaligayahan dahil magaling na ito at nagawa agad akong sundan dito sa probinsya. Wala naman talaga akong balak na magtagal sa lugar na ito. Iniisip ko din naman kasi ang kapakanan ni Ayan Bella. Malapit na ang pasukan sa school at ayaw kong maantala ang pag-aaral nito. Balak ko naman na talagang tiisin ang pagsusungit ni Gio sa akin kung sakaling hindi pa rin ito magaling. Pero heto ito ngayon. Nagmamakaawa na mapatawad ko dahil sa mga nangyari. Siyempre magpapakipot pa ba naman ako? Eh miss ko na din naman ito. Mommy! Agad akong napalingon sa gate nang makita kong kadarating lang na si Christian. Agad itong lumapit sa akin at mahigpit akong niyakap. Ay, nandito na ang mama's boy. Narinig ko pang wika ni Miracle, kaya naman natawa ko. Humalakhak naman si Gio. Samantalang sinamaan naman ang tingin ni Christian si Miracle. At si Ayan Bella naman ay tawa ng tawa. Mommy, okay ka lang ba? Halos 2 araw din kayong nawala sa amin. Bakit naman kasi bigla ka nalang umalis? Hindi ka man lang nagpaalam. Tanong ni Christian sa akin. Ngumiti naman ako dito at hinaplos ang mukha nito. Kuhang-kuha talaga ni Christian ang pictures ng kanyang ama. I think kailangan na nating bumalik ng Maynila para ma-check up si mommy ng doktor. Wika ni Miracle. Kunot noon namang napatitig si Christian sa kanyang kapatid. Why? May sakit ba si mommy? May dinaramdam ba siya? Nag-aalala nitong tanong habang mataman akong tinititigan. Not sure pa naman, pero baka preggy si mommy. Sagot naman ni Ayan Bella. Saglit na natigilan si Christian at tumitig sa ama. Napabuntong hininga naman si Gio habang nababaka sa mukha nitong pag-aalala. Alam ko nang iniisip nito. Nag-aalala ito sa kalagayan ko. Hanggat maaari kasi wala na itong planong buntisin ako. Dahil nga sa nangyari sa akin noong ipinanganak ko sila Christian at Miracle. Pero para sa akin, buntis man o hindi, blessings pa rin ito mula kay God na dapat ay buong pusong tanggapin. Huwag na muna nating isipin ang bagay na yan. Buntis man ako o hindi, walang problema. Pero much better na din siguro na buntis ako para naman magkaroon na ulit ng baby ang mansyon. Wala naman kasi kayong pinakilalang kasintahan sa amin. Kaya malabo pa kaming magkaapo sa inyo. Si Ayan Bella naman hindi natuloy ang kasal kay Kurt. Nakangiti kong wika sa mga ito. At buti na lang mami hindi natuloy ang kasal ko. Kasi ngayon ko lang na-realize na bata pa pala ako para mag-asawa. Nakangiti namang sagot ni Ayan Bella. Hoy, Ayan Bella, ilang araw ka nang hinahunting ni Kurt. Hindi mo daw sinasagot ang tawag niya. Wika naman ni Christian at hinarap ang kapatid. Manigas siya. Ayoko na siyang makausap, kuya. Naka-move on na ako. Sagot naman nito. Sabay naman kami nagkatawanan. Paano ba yan? Uuwi na tayo. Biglang wika naman ni Miracle at humikab pa. Kita na sa mukha nito ang pagod. Pwede namang dito na muna kayo magpalipas ng gabi. Medyo maluwang naman itong bahay ko at pwede na siguro kayo magtabi-tabi. Masyado ng malalim ang gabi at ipagpabukas na lang ang pag-alis para makapagpahinga muna kayo. Sagot naman ni Nanay Rosing. Kanina pa ito masayang nakamasid sa amin. Hindi ba delikado dito, Dad? Agad na bulong ni Christian sa kanyang ama. Tiningnan naman ako ni Gio at umiling ako. Okay naman dito, anak. Marami nang friends si Ayan Bella dito eh. Sagot ko naman. Gusto ko din na ipagpabukas na ang pag-uwi ng Maynila. Gusto ko kasing bumili ng manggang hilaw para dalhin sa Maynila. Gusto ko din na may maipasalubong kina Mami Sara at Daddy Russell. Tiyak na sobra na naman ang pag-aalala ng mga ito sa akin. Ilang bodyguards ba ang kasama mo, Christian? Seryosong tanong ni Gio sa anak. 3 lang, Dad. Hindi ko kasi natawagan si Aaron kanina eh. Saka kamadali ko. Sagot naman ni Christian. Okay na din siguro. Mas mabuti na nandito na tayo magpalipas ng gabi. Bukas na lang ng maaga tayo babalik ng Maynila. Sabihin mo sa piloto na bukas na tayo babalik ng Maynila dahil gabi na. Utos ni Gio sa anak. At agad naman itong sinunod. Saglit lang, kumain na ba kayo? Ayan Bella, may natira pa ba sa isda na niluto nyo kanina? Tanong naman ulit ni Nanay Rosing. Tumango naman si Ayan Bella at pumasok ng loob ng bahay. Paglabas nito ay may daladala na itong isang malaking pinggan. Bawal maarte ha? Wika pa nito habang tinitingnan si Miracle. Nakita ko naman ang pagngiwi ni Miracle nang makita ang mga inihaw na isda. Walang rice or bread? Tanong nito kay Ayan Bella. Pigil-pigil naman ang pagngiti ko.
Agad naman bumalik si Ayan sa kusina at daladala pa nitong isang may kalakihang kaldero. Maitim ang katawan ng kaldero dahil isinalag nila ito kanina sa apoy na nagliliyab. Kahoy yata ang ginamit nilang pansain kanina. Hindi ba madumi yan? Nagtatakang tanong ni Miracle na parang diskumpiyado sa ibinigay na pagkain ni Bella. Hindi no, ikaw talaga ate, napaka-inosente mo. Hindi mo ba alam na ganito ang buhay sa probinsya? Sige na kumain ka na dahil bibilhan pa kita ng malamig na soft drink sa tindahan. Natatawang wika nito kay Miracle. Uy, Bella, tumigil ka nga dyan. Malalim na ang gabi at huwag ka nang lumabas ha. Hinayaan na nga kitang makipag-bonding maghapon sa mga friends mo. Sagot ko naman dito. Napabungis-ngis naman si Ayan Bella at nag-peace sign sa akin. Ang laki na talaga ng pinagbago nito. Hindi na ito ang dating Ayan Bella kung saan halos kasing ugali ni Ate Ayan. Gio, sumabay ka na kay Christian at Miracle sa pagkain. Baling ko naman kay Gio na noon ay nakaakbay pa sa akin. Halos ayaw na ako nitong bitiwan. Mr. Villarin, gusto niyo bang sa bahay na lang namin magpalipas ng gabi? Nagulat pa ako nang biglang may nagsalita sa aming likuran. Bumitaw naman sa pagkakaakbay sa akin si Gio at hinarap nitong may edad na lalaki. Thank you, Mayor. Pero okay na din siguro kami dito. Salamat sa paanyaya. Dito na lang kami magpalipas ng gabi. Mukhang malaki naman itong space ni Nanay Rosing. Nakangiting tanggi ni Gio. Nakipagkamay pa ito. Pagkatapos ay inakbayan ulit ako nito at ipinakilala sa kausap. Meet my wife, Mayor. Marian Villarin. Nakangiting pagpapakilala ni Gio sa akin sa Mayor. Malugod namang nakipagkamay sa akin ng matandang lalaki. Wow! Hindi ko akalain na nandito pala sa lugar namin si Mrs. Villarin. Maraming salamat at itong lugar namin ang napili niyong puntahan, ma'am. Dapat pala isinama ko si Mrs. Nakutiyak na matutuwa iyon. Wika nito sa akin. Nginitian ko naman ito. Kasama mo din pala ang tatlong anak mo, Mr. Villarin. Abat mga dalaga't binata na pala. Natutuwang wika ni Mayor. Habang nakatingin kina Miracle, Christian at Ayan Bella, nakangiti naman at tumango si Gio. Nagulat pa kami nang lumapit si Ayan Bella at nagmano sa Mayor. Tuwang-tuwa naman ito at nagsabi na napakabait na bata daw ni Ayan Bella. Samantalang si Miracle at Christian naman ay nakipagkamay dito. Ilang minuto din nag-usap at nagpaalam nang aalis na si Mayor. Huwag daw kaming mahiya na tawagan ito kapag may kailangan pa kami. Lubos naman ang pasasalamat namin dito dahil sa mainit na pagtanggap sa amin. Agad naman na binalingan ni Gio at ng aking mga anak ang pagkain pagkaalis ng Mayor. Nakita ko pa na naninibago ang mga ito sa kinakain, lalo na't kailangan pa nilang himayin ang ulam bago kainin. Masaya naman akong nanonood sa kanila habang kumakain. Samantalang ang mga bodyguards na kasama ng mga ito'y isa-isa ding binigyan ng pagkain ni Ayan Bella. Buti na lang talaga at sa maiksing sandali ng pananatili namin sa isla. Nagbago ang ugali ng batang ito. Na-realize nito ang pagkakamali na nagawa. Sana magtuloy-tuloy na at huwag nang masyadong spoiled kung umasta. May magandang naidulot din ang paglalayas namin kahit papaano. Naramdaman ko pang pagyakap ni Ayan Bella sa akin habang abalang mag-ama ko na kumakain. Samantalang si Nanay Rosing naman ay nakangiting nakatingin lang sa amin. Nay, gusto niyo po bang sumama sa amin sa Manila? Narinig ko pang tanong ni Bella sa matanda. Nakita ko naman kung paano natigilan si Nanay Rosing. Maluha-luha pa habang nakatingin kay Bella. Naku Bella, nakakahiya naman. Baka magiging pabigat lang ako sa inyo doon. Sagot ng matanda. Naku, hindi po Nanay Rosing. Malungkot po kasi kung iiwan namin kayo dito. Wala kayong kasama at saka malulungkot lang kayo. Sige na po, kahit bakasyon lang sa amin. Paglalambing ni Bella dito. Naku, ikaw talagang bata ka. Nakakahiya sa mami at daddy mo. Tanggi ng matanda. Okay lang po, Nay Rosing. Hindi naman na po kayo iba sa amin. At least, kapag nasa Maynila kayo, mabilis niyong madalaw ang mga anak niyo. Nakangiti ko namang sagot dito. Nagsipagtanguan naman ang mag-ama ko na noon ay abala sa pagkain. Hindi naman masyadong halata na gutom ang mga ito. O baka naman nasasarapan ng mga ito sa kinakain. Bago kasi sa kanilang panlasa. Sige. Kung hindi ba nakakahiya? Tutulong na lang siguro ako sa mga gawaing bahay sa inyo para hindi naman masyadong nakakahiya. Sagot ng matanda, napapalakpak naman si Bella dahil sa tuwa.
Nag-thumbs up naman ang kambal na abala sa kakanguya sa pagkain. Naku, tsak na matutuwa sila grandma at grandpa. May bago silang makakachika sa mansyon. Wika naman ni Ayan Bella at kinuha ang cellphone sabay pinicturan sila Gio habang kumakain. Napakasarap naman ang fish na to. Saan niyo po ba to nabili? Wika ni Christian sa kabila ng pagnguya. Taas na una man na nagsalita si Ayan Bella. Ako ang pumili at bumili niyan. Galing sa allowance kong pinambili dyan. Kaya dapat sa pasukan sa school, doble ang allowance ko. Sagot ni Ayan Bella. Natawa naman kami ni Gio. Samantalang ginisian ito ni Christian. Si Miracle naman ay seryoso sa kinakain. Well, no problem sa allowance, Bella. Kapag makabili ka ulit ng ganitong isda bukas, titriplihin ko ang allowance mo. Nangahamon na wika ni Christian kay Bella. Gumuhit naman ang masayang ngiti sa labi nito. Sure! Naku, sinisigurado ko sa'yo, Kuya Christian. Matatalo talaga kita. May suki na kaya ako dito. Nagmamalaking sagot ni Bella. Lalo naman kami nagkatawanan. Manila. Mr. Villarin, congratulations. Confirm ang pagdadalang tao ng asawa mo. Nakangiti nitong wika. Magkahalong saya at pag-aalala naman ang aking nararamdaman. Nag-aalala ko dahil hanggat maaari ayaw ko na sanang mabuntis pa si Marian. Dahil sa naging kalagayan nito noon. Natatakot kasi akong baka maulit na naman ang mga nangyari noon. Pero kahit paano masaya dahil mabibigyan pa rin kami ng anak sa kabila ng edad namin. Katunayan lang na hindi nagbabago ang aming pagmamahalan. Kahit na malalaki na ang aming mga anak. Hindi po ba makakasama sa kalusugan niyang muling pagbubuntis, Doc? Seryoso kong tanong kay Dr. Lee. Seryoso din naman akong tinitigan at napabuntong hininga. Don't worry, Mr. Villarin. Healthy naman si Mrs. Villarin. Siguro kailangan lang niyang mag-ingat. Bawal siyang ma-stress at hanggat maaari hindi siya pwedeng mapagod. Magre-reset ako ng mga vitamins na pwede niyang inumin. Dadalawin ko din siya from time to time para masiguro natin ang kanyang kaligtasan. Nakangiting wika ni Dr. Lee. Tumangu naman ako at agad na nagpasalamat. Wala na kaming magagawa pa. Kailangan naming magdoble ingat para sa kaligtasan ni Marian at sa baby sa kanyang sinapupunan. Kailangan siguro ako mismo ang tututok dito. Ito na talaga ang panahon para umpisa ang pamunuan nila Miracle at Christian ng negosyo. Mas kailangan ako ngayon ng asawa ko. Hindi ako pwedeng umalis sa tabi nito. Marian's POV. Mahirap ang magbuntis pero masaya. Iyon ang napatunayan ko sa ngayon. Lagi akong pinapahirapan ng mga morning sickness ko. Pero sa lahat ng yun ay laging nakasuporta sa akin si Gio. Lalo kong naramdaman ang kanyang pagmamahal sa bawat araw na nagdaan. Halos hindi ito umaalis sa tabi ko. At kitang-kita ang pag-aalala sa mukha nito kapag inatake ako ng morning sickness. Ayon naman sa doktor, maayos naman ang kalagayan namin ni baby. Monitor ito lagi sa amin. At sinisigurado ang aming kaligtasan. Tuluyan ng pansamantalang hinawakan nila Christian at Miracle ang pamamahala sa kumpanya. Si Ayan Bella naman ay bumalik na sa pag-aaral. Masaya ko at kahit papaano ay tuluyan na itong nagbago. Sigurado ka ba dyan, Gio? Baka naman kung saan-saan lang gagala yan kapag regaluhan mo ng kotse. Kontra ko kay Gio sa sinabi nitong balak niyang regaluhan ng kotse si Bella. Nasa tamang edad na daw naman kasi ito at naaawa siya kasi ang mga kasing edaran nito ay may sarili ng sasakyan. Responsableng bata naman niya si Ayan Bella. Tingnan mo nga at bahay eskwelahan lang ang ginagawa. Hayaan mo nang ma-enjoy niya naman ang pagiging dalaga niya. Nakangiti namang sagot ni Gio. Sa bagay, kawawa din si Bella. Hindi katulad noon na panay shopping. Ngayon bahay school na lang talaga ang ginagawa. Hindi ko na din naririnig sa kanyang dati niyang hilig na mamasyal or mag-shopping kasama ang mga kaibigan. Minsan, nakakapag-alala na din ang kanyang pagiging seryoso sa buhay. Nakangiti kong sagot dito. Pinanindigan na ang pagiging mabait at responsabling anak. Nakangiting sagot naman ni Gio habang hinahaplos ang buhok ko. Nandito kami sa garden at masayang tinitingnan ang mga tanim na halaman ni Mami Sarah. 5 buwan na din ang baby sa aking sinapupunan. At lahat ay excited na sa kanyang paglabas. Wala pa kami naisip na pwedeng ipangalan sa kanya. Siya nga pala, nabanggit sa akin ni Miracle na gusto daw bigyan ng scholarship ni Christian ang mga kaibigan ni Ayan Bella na nasa probinsya. Sayang naman daw kasi ang pangarap kung hindi masusuportahan dahil kapos sa buhay. Wika ko kay Gio. Tumangu naman ito.
Well, mas mabuti kung gagawin nilang bagay na yon. Matututo silang tumulong sa mga naghihikaho sa buhay. Mukhang mababait naman ang mga batang yon, kaya dapat lang nabigyan ng tulong kung gusto nilang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Sagot naman ni Gio. Alam mo, sobrang proud ako sa mga anak natin. Lumaki silang mga mababait at responsable. Kaya lang hanggang ngayon wala pa din ipinakilalang mga kasintahan. Nag-aalala ko baka masyado silang malibang sa pamamalakad sa kumpanya at makalimutan ng pag-aasawa. Wika ko kay Gio. Huwag mo munang isipin ang bagay na yan, sweetheart. Baka hindi pa nila nakikita ang gusto nilang makasama habang buhay. Hindi naman kasi dapat magmadali pagdating sa ganitong bagay. Masyadong seryosong bagay ang pag-aasawa. Kaya siguro nag-iingat sila. Sagot naman nito. Ay, isa na lang ang pinagdarasal ko para sa kanila. Sana makahanap sila ng magiging kapareha na hindi sila sasaktan. Sagot ko. Naku, wag na wag nilang gagawin niya sa anak ko. Lalo na kay Miracle at Ayan Bella. Kung hindi, ako ang makakalaban nila. Sagot naman nito sa akin. Natawa naman ako dito. Ayan Bella's POV. Kakapasok pa lang ng akin sasakyan sa loob ng mansyon nang mapansin ko ang mga bisita ni Kuya Christian. Saturday pa lang ngayon, tiyak na magbabanding ang buong tropa nila Kuya Christian at Ate Miracle. Paraan daw ng mga ito para maglabas ng stress sa buong linggong trabaho sa opisina. Hindi na din kasi lingid sa akin kaalaman na ang ate at kuya na ang namamahala sa negosyo ng bilyarin. Simula nang nagbuntis muli si Mami Marian. Well, ayos lang naman sa akin yun. Mas mabuti nga yun para kahit papaano makapagpahinga na si Daddy. Wala na din kasi akong balak makialam sa negosyo ng pamilya dahil malayo ito sa kinukuha kong kurso ngayon. Gusto ko kasing magdoktor. Yes, doctorate ang kinukuha kong kurso. Wala naman akong narinig na pagtutol mula kina Mami at Daddy, liban lang kina Kuya Christian at Ate Miracle. Parang gusto ko daw takasan ang pamamalakad ng kumpanya kung nagkaganoon. Pwede naman daw business related ang kurso na kukunin ko para daw makatulong sa kumpanya pagdating ng araw. Hindi ko na lang pinansin dahil wala talaga akong hilig sa ganoong bagay. Isa pa, suportado naman ni Mami Marian ang aking gusto. Ayaw ba nila noon? Ako ang mag-aalaga sa kanilang kalusugan pagdating ng araw. Agad akong bumaba ng kotse. Dediretso sana ako sa loob ng mansyon nang bigla akong tawagin ni Ate Miracle. Bella, halika muna. Narinig kong tawag nito. Kahit na nag-aatubili, lumapit pa din ako dito. Hindi ko na lang pinansin ang mga kausap nito kasama na si Kurt. Matagal na itong nagtatangka na ako'y kausapin. Pero hindi ko binibigyang pansin. Hanggat maaari, ayokong bigyang pansin pa ang nararamdaman ko dito. Ayoko nang yumabang ang nararamdaman kong pagkagusto dito. Baka mamaya makagawa na naman ako ng hindi kanais-nais na bagay dahil sa matinding atraksyon na nararamdaman ko dito. Bakit pa kasi hindi pa rin nawala sa puso ko si Kurt? Ilang beses ko nang sinubukang burahin sa isip ko pero wala talaga. Bigo ako. Yes, ate. Agad kong tanong kay Ate Miracle nang makalapit ako. Sinabayan ko din ang pilit ng ngiti. Tapos na ang klase mo, di ba? Join ka naman sa amin para naman makilala mo din ang friends namin ni Kuya. Don't worry, mababait silang lahat. Tiyak na marami kang matututunan sa kanila. Wika ni Ate Miracle sa akin. Tipid naman akong ngumiti habang nag-iisip kung paano ito tatanggihan. Sige na, Bella. Napansin ko kasing eskwelahang bahay ka lang eh. Akala ko ba kapag 18 ka na gusto mo nang maranasan ng mga night out. Heto na oh. Magbihis ka na muna at mag-join sa amin. Nakangiti naman na wika ni Kuya Christian. Lima lang naman sila at lahat sila ay nakangiti sa akin. Na parang sinasabi na wag na akong killjoy. Sige, try ko kuya. Magpapaalam muna ako kay na Mami at Daddy. Sagot ko sa mga ito. Kahit wag ka na magpaalam, alam na nila Mami at Daddy ang tungkol dito. By the way, anim lang naman tayo. Diba na-meet mo na sila? Si Adrian, Jessica at syempre si Kurt. Nakangiting wika ni Ate Miracle. Tumango naman ako. Sige na, magbihis ka na muna at bumalik ka kaagad dito. Hihintahin ka namin, Bella. Ani Ate Miracle. Sige na, Bella. Mas masaya kung marami tayo dito. Wika naman ni Ate Jessica. Kasing edad din ito nila Miracle at magkakaibigan na sila since elementary pa lang. Kaya namang kilala ko na sila noon pa. Bago ako tumalikod ay tinapunan ko muna ng tingin si Kurt, na noon ay seryosong nakatitig sa akin. Hindi ko ito pinansin at tuluyan ang pumasok sa loob ng mansyon. Dediretso na nga sana ako sa aking room.
ng madaanan kong kwarto nila, Mommy. Kumatok muna ako bago sumilip. Nanonood pala sila ng movies kaya naman nakangiti akong pumasok sa loob ng kwarto. Humalik muna ako sa pisngi ni Mommy Marian at Daddy Gio. Pagkatapos ay umupo ako sa sopa. Tiningnan ko pa ang medyo may kalakihan ng tiyan ni Mommy. Ilang buwan na lang magkakaroon na kami ng baby dito sa mansyon. Super excited na ako. Dumating ka na pala, Bella. Kamusta ang pag-aaral mo? Tanong ni Mommy sa akin. Ayos lang naman, Mom. Medyo mahirap pero masaya naman. Paninindigan ko talaga ang gusto kong course, Mom. Gusto ko po talagang maging doktor. Sagot ko dito. Agad namang humiti si Mommy sa akin sinabi. Kahit anong gusto mo, Bella, magiging proud kami sa'yo. So, suportahan ka namin. As long as masaya ka, walang problema. Nakangiti nitong sagot sa akin. Thank you, Mom. Siya nga pala. Nandyan sa ibaba mga friends nila Ate Miracle at Kuya Christian. Niyayaya nila akong makihalubilo sa kanila. Wika ko. Nagkatingin na naman sila Mommy at Daddy. Then pwede ka makipag-bonding sa kanila. Bella, nasa tamang edad ka na. Hindi ka na namin pipigilan sa lahat ng gusto mo. As long as hindi napapabayaan ang iyong pag-aaral. Walang problema sa amin. Sagot naman ni Daddy na noon ay hindi inaalis ang mga mata sa pinanonood. Bakit? Ayaw mo ba? Dahil ba kay Kurt? Prank ang tanong ni Mommy sa akin. Napayuko naman ako. Ikaw ang bahala, Bella. Kung hindi ka namang komportable dahil nandyan si Kurt, maiintindihan ka naman nila Miracle at Christian. Kaya kasiguro niyayang makihalubilo sa kanila dahil medyo nakalimutan mo na ang social life mo. Eskwelahan at bahay na lang kasi ang ginagawa mo. Hindi din naman kasi kita mayayang mag-shopping sa ngayon. Indahil dito sa kalagayan ko, wika ni Mommy sa akin. Inimas pa nito ang medyo may kalakihan ng tiyan. Natawa naman ako. Hindi naman po sa ganon, Ma'am. Masaya kasi ako sa ganoong routine ng buhay ko. Gusto ko po kasi talagang mag-focus ngayon sa pag-aaral, lalo na at medyo mahirap na kurso ang aking kukunin. Sagot ko, well, ikaw ang bahala, Bella. Kung anong makakapagpasaya sa'yo, walang problema sa amin. Sagot ni Mommy. Oh, nandito na pala si Bella. Narinig ko pang wika ni Adrian habang palapit ako sa kanila. Agad namang tumayo si Ate Miracle at masayang pumalakpak. Tipid naman akong umiti at umupo sa katabi nilang upuan. Huli na nang ma-realize kong magkatapat pala kami ni Kurt. Napansin kong nakatitig ito sa akin. Kaya naman pinilit kong baliwalain ang presensya nito.